So anong ipagmamalaki natin, mga minamahal? Unong-uno sa Diyos na lumikha sa atin. We cannot boast of anything. Ang katalinuhan, ang ating buhay, ang talento na meron tayo galing sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi natin pagmamayari ang buhay na to, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ganun na lang ang ganong pag-ibig ng ating mahal na pastor sa mahal na Panginoon, na kanyang, kung ano yung inutos ng mahal na Panginoon, na tayo'y mahatiran ng salita ng mahal na Panginoon upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Pahalagahan natin, mga minamahal. Hindi biro ang buhay ngayon. Pwede tayo magbiro sa paglilingkod sa Diyos, sa kinabukasan. Pag ika'y nadisgrasya na, malalaman mo na hindi ko pala hawak ang buhay ko. May Diyos pala na dapat paglingkuran. Dapat pala maging seryoso ko sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mula nang kami lumaki, mga minamahal, nakita namin ang buhay ng tao. Yung mga naglingkod na may katapatan sa Diyos, pinagpala naman talaga. Yung mga hindi naglingkod sa Diyos, kapahamakan, walang kapayapaan, walang kasiguruhan sa kinabukasan, mga minamahal. Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Praise the Lord. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang kinabukasan, mga minamahal. Ang ano pang ating gagawin, ating mga plano sa buhay, huwag tayo mag-dwell dyan, mga minamahal. Ang ating pagsumikapan ng tunay na paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, ang versikulo po ay 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nariyan ang signs, wonders, and miracles. Ito'y galing sa Diyos. Amen. Para malaman natin ang katotohanan na may Diyos sa langit na lumikha sa atin. Hindi lang kaligtasan ng ating kaluluwa, nariyan ang kagalingan ng ating karamdaman, kaginhawaan sa buhay, mga minamahal. At buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang sabi ng 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved? Lahat. All men. Ang sabi ng Biblia, and to come to the knowledge of the truth. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4, na siya may ibig ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makalam ng katotohanan. Amen. Kaya tayo ngayon nagpapatuloy ating ipinagsasabi, mga minamahal, ang katotohanan na may Diyos na lumikha. May langit na ating patutunguhan at may impyerno na may kapahamakan sa ibabaw ng daigdig, mga minamahal, kung hindi tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya itong darating na 50th anniversary, mga minamahal, ating pagsumikapan, bawat isa sa atin magdala ng kaluluwa, mga minamahal. Kung paano tayo naligtas, narinig natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, ganun din daw po ang ating gagawin sa ating kapwa. Tayo magbunga, mga minamahal. Huwag masayang ang mga patotoo na meron tayo. Ang sabi ng isang manggagawa na kinuha ng mahal na Panginoon, is one of the prayer warriors, dahil tumalikod siya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung hindi mo ipagsasabi ang nangyari na himala sa iyo, sa buhay mo, sa peace mission, kasama ang ating mahal na pastor, kukunin kita. Kinuha siya, mga minamahal. Siya'y namatay. Kaya, ibinibilin sa atin, huwag natin baliwalain ang mga patotoo na meron tayo sapagkat yan ay galing sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah! Magsumikap tayo na makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yung mga patotoo na yan, yan ang gagamitin para sa ligtasan ng maraming kaluluwa, mga minamahal. Hindi na tayo kailangan makipagdebate dahil maraming magagaling. Ipakakita natin ang prueba, ang ebidensya na ang Diyos ay tunay. Amen. Hindi tayo makukumbinsi sa salita lamang, mga minamahal.
kundi sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay. So bilang Kristiyano, ang ating paglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Psalms 12 up to 14, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord," 14, "and I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people," 17, "and I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord." Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 116, ang talatay 12 hanggang 14. "Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buong niyang bayan." Praise the Lord. Yan daw po ang ating gagawin, mga minamahal. Aking babayaran, pakibalik po yung verse. In Tagalog, "Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buo niyang bayan." So we are expected to be here to worship God. "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Yung ating physical na katawan, hinahain nating buhay. Amen. Buhay na to, ibinibigay natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya't pinapamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng kaawaan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan bilang isang buhay na hain, banal, kalugod-lugod sa Diyos na siya'y inyong inaasahang paglilingkod. Amen. Romans 12:1. Praise the Lord. "I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service." Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang versikulo po ay 1. "Kaya nga, mga kapatid, ipinamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba." Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So ang ating buhay, ang ating katawan, buhay na hain daw po ito, mga minamahal. Ito ay dapat banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ano man ang ating ginagawa sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, ito'y hinahain natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Maging ang ating mga pinagkakalob, ito'y para sa Diyos. Amen. Hindi dahil sa ating sarili, tayo'y naligtas. Yan ang katotohanan. Amen. "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Kaloob ng Diyos ang lahat ng meron tayo, ang kaligtasan na meron tayo, ang talento na meron tayo na dapat nating ipagkaloob sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hindi natin pwede ipagmalaki. Ito na yung aking naipundar sa banal na iglesia. Ilang taon na ako naglingkod sa Diyos. Okay na yan. Nag-iipon ako. Hindi po, walang tigil ito. Amen. Na paglilingkod sa ating pinakamamahala Panginoon, habang tayo may hininga, habang tayo may buhay, tayo pupuri sa Diyos. Tayo maglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat ito ang ating buong katungkulan. Hinahanap ng mga kabataan, lalo na, ano bang aking role, ano bang aking purpose sa buhay? Ang sabi ng Biblia, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang banal na kalooban. Yun ang ating role sa ibabaw ng daigdig. Amen. Ecclesiastes 12:13, 14, additional verses po. "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." Amen. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang versikulo po ay 13 hanggang 14. "Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao.
sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat publing bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. Hallelujah. Yun daw po ang purpose. Lalo sa mga kabataan, gumagraduate ngayon, ito ang purpose natin. Kung graduate ka sa kung mga courses na mga kinuha nyo, walang problema dyan, mga minamahal. Huwag mo lang kalimutan ang mahal na Panginoon. Hallelujah, na lumikha sa'yo. Ano mang larangan tayo naroon, mga minamahal, huwag mong kalimutan ang mahal na Panginoon. Hallelujah, kung sawang-sawa ka na sa politika, pumasok ka sa politika para maging malinis. Galit na galit tayo sa corruption. Ang mga kapatiran naman, hindi nangingilam sa politics. Dapat nga, sinabi ko na for so many years ago, tayo dapat yung nag-a-apply bilang mga police, sundalo, kagawad, barangay captain, sapagkat malinis ang ating puso. Amen. Nasa tunay tayong paglilingkod sa Diyos. Kung tunay ang ating paglilingkod sa Diyos, tunay din yung paglilingkod mo sa kapwa mo. Dahil takot kang magkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ni Mrs. na tumakbo ko, pero dapat tayo nangingilam, mga minamahal. Nakita natin kung gaano kagulo ang politika sa bansa. Kung paano yung chlorine lumilinis sa... Napakakonti lang ng chlorine, di ba? Pag marumi yung tubig, lagyan mo yung isang balde, lumilinis yan, pwede mo nang inumin. Ganon din ang Kristiyano. Ang sabi ni Matthew 5:16, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Amen. Pero kung mahina ka, pwede kang bayaran, huwag ka nang tumakbo. Kung magiging corrupt ka lang din, masisira ang pangalan na mahal na Panginoon, huwag nang sumali sa politika, mga minamahal. Maglingkod na lang na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. So bilang Kristiyano, ito din bunga ng Espiritu Santo, Galatians 5:22-26. Maghanda na po ang ating mga musicians and singers. "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ's have crucified the flesh with affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another." Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia Kapitulo 5, ang versikulo po ay 22-26. "Dalawa't ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman, nakasama ang mga masamang pita at mga kalayawan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y magmungkahian sa isa't isa, magiging mamamagitan sa isa't isa." Amen. Amen. Hallelujah. So kung lumalakad daw tayo sa banal na Espiritu Santo, ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nag-iinggitan sa isa't isa. Amen. Nandito sa banal na kasulatan lahat, nakasulat kung paano tayo maging tunay na anak ng mahal na Panginoon. Hindi nag-iinggitan. Hindi yung nagpapatamaan. Ngayon, social media na, nakapublic na lahat. Pag may galit sa isa, post ng post. Hindi niya alam ang ginoglorify niya ang kaaway ng Diyos. All have sinned. Lahat naman nagkasala. Lahat tayo humihingi ng kahabagan sa mahal na Panginoon. That's pride, mga minamahal.
Sinisita mo yung kapwa mo, nagpapatama ka sa social media, that's not right. Hindi yan gawain ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal. Ang sabi ng Galatians 5:16-21, ito yung mga lumalakad sa laman. Galatians 5:16-21, this I say then, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit and the Spirit against the flesh, and these are the contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. But if you be led of the Spirit, you're not under the law. So 19 po. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred. Amen? Mga hindi maalis na mga hatred sa kapwa. Variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of that which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Praise the Lord. Kindly po. Galatians 5, talata 16 hanggang 21, ganito po ang pagkasulat. Sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban-laban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Datapat kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautosan. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga panidibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaan pananampalataya. 21. Sa mga kapanaghilikan, mga paglalasing, mga kalayawan, ang mga katulad nito, tungkol sa bagay na ito ay hindi ipinagpaunang ipinaalala sa inyo, tulad sa aking pagpaalala ng una sa inyo ng mga nagsisigawa ng mga bagay, gayong bagay ay hindi nagsipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Lakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, atin pong i-review ang mga verses, mga bersikulo na ito upang hindi tayo mawalay sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ito ang ayaw ng ating mahal na Panginoon, ang mga lumalakad sa laman, mga minamahal. Nandito na lahat, nakasaad na sa lahat ng ginagawa ng sanlibutan, mga minamahal, lahat narito nakasulat. Huwag daw natin gawin yon kung gusto nating magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Hindi pwedeng sabihin, gumagawa naman ako ng mabuti sa kapwa, philanthropo naman ako, philanthropist naman ako, ang dami kong tinutulungang tao. Nagkakakuba-kuba na ako sa pagtatrabaho dito sa ibang bansa para masuplayan ko yung aking mga kamag-anak sa Pilipinas. Mga minamahal, hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi sa ating kabutihan tayo ay maliligtas, kundi sa kahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Sapagkat ang sabi ng Matthew 7:1, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter in heaven, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father which is in heaven. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ito mayong lahat.